Habang ang Cold War sa Soviet Union ay karera ng nuclear weapon, ang Cold War naman sa China ay pinaglalaban ang digital space. Noong huling bahagi ng Agosto, pinagbawalan ng Washington ang pagbebenta ng sophisticated chips sa China at Russia. Ang dalawang nangungunang Silicon Valley chips designer na Nvidia at Advanced Micro Device ay sinabihan na limitahan ang kanilang pagbebenta ng mga high-end chips na kilala bilang Graphics Processing Unit o GPU. Ang mga GPU ay original na binuo upang mag-render ng mga imahe ng mga video games. Subalit ginagamit na din ito ngayon ng mga supercomputer na kumikilala sa mga salita at kumikilala sa mga bagay sa larawan. Sa madaling salita, maaari silang magamit para sa pagtitipon ng artificial intelligence. Ang tagapagsalita din ng China ay nagsabi sa Twitter na ang sistema ng country facial recognition ay maaaring iskan ang mga mukha ng 1.4 billion na katao ng China sa loob lamang ng isang segundo. Ang Nvidia ang pinakamalaking gumagawa ng GPU sa kasalukuyan ay kinumpirma na ang US Federal Government ay nagre-request sa company na kumuha ng export license upang magbenta ng dalawang uri ng mga high-end chips, ang A100 at ang paparating na H100 at anumang future chips na may same performance. Nakakatulong ang mga processor na ito na pabilisin ang pinakamatinding bahagi ng machine learning na ginagamit ng AI. Sa paghahain mismo ng SEC, ipinayag ng Nvidia na ang government ng US ay nangangamba na may mga panganib sa mga product at baka ito ay mapunta sa military end ng China at Russia. Ang parehong mga company na ito ay kasalukuyang hindi nagbebenta sa Russia. Ipinahayag din ng Nvidia na hindi nito inaasahan na ipagkakaloob ang license sa karamihan ng kaso at maaaring umabot ang $400 million hit ngayong quarter. Sa nangyayaring ito, malinaw talaga na hindi natutuwa dito ang Beijing. Sinabi mismo ng Chinese Foreign Ministry official na sinusubukan ng US na magpato ng technological blockade sa China. At ang mga paghihigpit na yun ay nagpapakita na ang Amerika ay nagsisikap na mapanatili ang kanilang technological hegemony. Sinabi din mismo ng Reuters na ang US Department of Commerce ay nagsabi na ang mga paghihigpit na ito ay inilaan upang maiwasan ang mga advanced technology na mapunta sa maling mga kamay. Ang mga paghihigpit na ito ay nangyari pagkatapos mag-alok ng administrasyon ni Biden ng bilyong-bilyong subsidy sa isang Taiwanese company kung ito ay sumang-ayon na hindi ibenta ang pinaka-advanced semiconductor chip sa China. Ang Taiwanese Semiconductor Chips Manufacturing Company ay gumagawa ng mga pinaka-advanced sa chips para sa halos bawat company sa mundo, kabilang na dito ang Nvidia at AMD. Bagamat may mga pabrika ng TSMC sa China at isa naman sa US, ang pinaka-advanced factories ito ay nasa Taiwan para na din sa maraming kadahilanan. Ang TSMC ay nagtatayo na ngayon ng $12 billion factory sa Arizona. Kaya naman hindi na nakakagulat na ang governor ng Arizona na si Doug Ducey ay ang pinakabagong Amerikanong politiko na umayon sa Taiwan. Pumunta mismo siya doon para makipagkita kay Taiwanese President Tsai Ing-wen. At noong 2019, ang administration naman ni Trump ay naglabi sa government ng Dutch para harangan ang pagpapadala ng cutting-edge machine na isang mahalagang bahagi sa pagprint ng mga chips para sa TSMC at iba pang mga chips maker. Itinulak din mismo ng administration ni Biden ang ASML na itigil ang pagpapadala ng mga ganitong sistema sa China, na kung saan seryosong nakasakit sa mga company ng China na gumagawa ng sarili nilang semiconductor chips. Ang mga bagong paghihigpit ng US na kinasasangkutan ng Nvidia at AMD ay isa pang pagtatangka na hadlangan ng mga capabilities ng China technology. At kung walang mga integrated units mula sa dalawang company na ito, mas mahihirapan ang mga Chinese firm na magpatupad ng mga advanced computing para sa pagsasalita at image recognition. Ang mga processor na ito ay karaniwang matatagpuan sa mga smartphone upang makilala ang mga tao sa mga larawan. Gayunpaman, meron din silang mga military uses, gaya na lang ng pagpunas ng satellite imagery para sa mga armas o base militar. O hindi naman kaya pakikinig sa mga communication o pagsubaybay sa mga mukha para sa layunin ng pangangalap ng intelligence. Sinabi din mismo ng Washington na ang mga produktong ibinibenta sa pamilihan ng China ay napupunta sa kamay ng mga Chinese military. Halimbawa na lang, nagbenta ang Nvidia at Intel ng mga chip sa Sugon, isang Chinese firm na gumagawa ng computer para sa iba't ibang company. Subalit nabibigay din ito sa Chinese military. Ang isang ulat noong 2020 ng New York Times ay nagtaas ng mga alalahanin na ang mga chips na ito ay nagpapagana ng isang supercomputing center na nagsasagawa ng mga malawakang surveillance sa probinsya ng China upang matrack ang mga Uyghur at iba pang mga Muslim minorities. Parehong sinabi ng Intel at Nvidia sa New York Times na hindi nila alam na mali na pala ang paggamit ng kanilang technology. Noong 2016, ang isang Chinese police surveillance project na tinatawag na Chartpies ay may ambisyong plano para masubaybayan ang 100% ng mga public spaces sa China sa 2020.
Sa ngayon, hindi namin alam kung gaano na ba kalayo ang naabot ng plano na ito. Bagaman ang blockade na ito ay sinadya upang pigilan ang American technology na gamitin ng kanilang kalaban, ang AI chips ay talagang may malawak na mga application. Ang mga company tulad ng Alibaba, Baidu at Tencent ay ginagamit ng kanilang mga data center para magproseso ng mga malalaking volume ng data. Sa ngayon, kailangan nilang gawin ng mga GPU na mas mababa ang performance na maaaring makapagpabagal sa kanila. Kaya naman may malawak itong implication sa lipunan o marahil ito ay hindi maiiwasan na ang China ay magsisimulang gumawa ng sarili nitong mga high-end GPU at magiging self-reliant